lahat, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan. Siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo na managan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kaganda kang loob mo, kami nawa ay makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos ang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin nino man kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya natutokso ang sinuman. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan.
upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Mapalad ang tumanggap ng aral ng puong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay, mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumanggap ng aral ng puong tapat. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iniiwan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang sundi ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumanggap ng aral ng puong tapat. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, o Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ay saki'y umaaliw. Mapalad ang tumanggap ng aral ng puong tapat. Tumayo na po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. At iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kag-iingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila ay tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo ay walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tinga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakul ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000,
ilang bakul na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakul po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ano ba ang lebadura ng mga Pariseo? Ano ba ang lebadura ni Herodes? Sa madaling sabi, ano ba ang katangian ng mga Pariseo? Ano ba ang katangian ni Herodes? Ang mga Pariseo at si Herodes, walang pananampalataya, walang pananalig kay Jesus. Kahit na marami siyang ginagawang himala, kahit na siya ay nagpaparami ng tinapay, hindi pa rin nananalig ang mga Pariseo. Wala pa rin pananalig si Herodes. Ayaw nilang paniwalaan ang ating Panginoon na magagawa niya ang lahat ng bagay. Ngayon ang payo ng ating Panginoon sa mga alagad. Huwag niyong gayahin ang mga katangian ng mga Pariseo. Huwag niyong gayahin ang katangian ni Herodes. Walang pananampalataya. At ang payo niya, lagi malakas ang inyong pananampalataya. Laging malakas ang inyong pananalig. Kung nakikita ninyo akong gumagawa ng mga himala, nagagawa ko ang lahat ng bagay. Manalig kayo sa akin. Ano man ang inyong kailangan, maipagkakaloob ko sa inyo. Tumayo po ang lahat. Natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Manatag ang ating kaluuban na tayo ay Kanyang pagbibigyan. Ang ating tugon, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwara ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig
at laging maglingkod sa iyo nang may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping pag-aakin. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sagangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong magpaggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Si Kristo, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ginitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo na laging manabik sa pagsalukan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.